Kaguluhan sa Wato Wate Festival, lalaki, nagsaboy ng asido bilang ganti sa pagbasa ng tubig. Pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima dahil ng kaso, direct po sa ating... Sasampahan ng kaso. Handa si Mayor Francis Zamora ng San Juan City na tanggapin ang posibilidad na maaaring may mga taong dumayo sa kanilang lungsod upang sumira sa reputasyon ng kanilang fiesta. Kamakailan, umani ng negatibong reaksyon sa social media ang Wato Wate Festival, kung saan daan-daang Pilipino ang naperwisyo ng nasabing tradisyon. Posibleng aabot sa daan-daang libong piso ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian, bunga ng mga gamit ng mga commuter na nabasa kahit hindi sila kasali sa pagdiriwang. Sa totoo lang, hindi namin kayang kilalanin isa-isa kung sino ang mga dumadalo sa aming fiesta. Bukas ang aming kapistahan sa lahat. Kaya nga, posible rin na maging bukas ito sa sabotahe, paliwanag ni Zamora. Pinayuhan din niya ang mga naapektuhan na maghain ng formal na reklamo. Pinihikayat ko ang mga naapektuhan na dumulog sa aking tanggapan, lalo na ang mga biktima. Mas mainam kung personal silang maghahain ng reklamo sa aming mga piskal para magamit ang revised penal code, kung saan mas mabigat ang maaaring maging parusa, kabilang ang pagkakakulong, sabi ni Zamora. Tumanggi naman siyang kumpirmahin kung itutuloy pa ang pagdiriwang sa susunod na taon. Ang Wato Wate Festival ay ginaganap bilang pagbunita sa pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus Cristo. Hindi lamang sa San Juan ginaganap ang tradisyong ito kundi maging sa ibang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatawag na Squamish Festival, sa social media ang naturang pagdiriwang. Samantala, isasampa ang kaso laban sa isang lalaking nagtapo ng asido sa panahon ng pagdiriwang ng Wato Wate Festival, noong Lunes, 24 ng Hunyo, ayon sa pahayag ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Nagugat ang pahayag matapos kumalat sa social media ang balita tungkol sa isang lalaking nagbuhos ng asido bilang ganti sa mga taong nagbasa sa kanya ng tubig. Ipinaliwanag ni Colonel Francis Regulus, hepe ng pulisya ng San Juan City, na habang nagdiriwang ang mga residente sa Aurora Boulevard, isang lalaki ang napadaan at nagalit matapos mabasa ng tubig kanal. Iniwan ng lalaki ang lugar matapos pag-alitan ang nagbasa sa kanya. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, bumalik ang lalaki at nagbuhos ng muriatic acid sa taong bumuhos ng tubig sa kanya, na nagresulta sa pinsala sa mata ng biktima. Agad naman naaresto ng mga barangay tanod ang salarin. Bukod dito, may ilang individual din na nadakip ng mga pulis dahil sa paggambala sa kapistahan. Ayon kay Colonel Regulus, kabilang sa mga isasampang kaso laban sa mga naaresto ay direct assault, physical injuries, light threats, coercion, unjust vexation, at slander. Kayo, ano ang masasabi niyo tungkol dito? Dapat na nga bang ihinto ang pagdiriwang nito gayong marami ang napeperwisyo dulot nito? E comment sa baba ang inyong sagot.